Hello guys, mag-food crawl tayo sa Binondo. So galing kami ng Cavite ng kaibigan kong si Ayo Boy. At sabi sa akin ni Ayo Boy, "Chong, taka, Binondo tayo." Sabi ko, "Sige, Binondo tayo." So hindi na ako masyado magiging familiar or ayoko maging specific dun sa mga lugar at saka mga pagkain na babanggitin at papakita ko sa inyo mamaya. Alam ko nakita nyo na yun sa ibang mga post, pero gusto kong ma-experience kung ano ba talaga ang feeling ng mag-motor papunta ng Binondo. Guys, bridge pa lang, feeling mo nasa ibang bansa ka na. So nagpa-picture lang ako sa kanya dahil nakikita ko ang dami din nag-stopover dito doon sa bandang part ng bridge na to. Tapos pagsakay ko doon sa likod niya, nakita ko, alam mo, parang nasa Taiwan feels. Ganun talaga yung feeling mo na sa ibang bansa ka talaga. Ganun yung naramdaman ko. Tapos nung paliko na kami sa kaliwa, may nakita kaming structure. Yun yung it reminds me na parang kung galing Singapore. May ganun talaga eh. So ito yung Binondo na church. Nakalimutan ako ng pangalan. Tapos ang bitin dinaanan din namin. Tapos may ito yung restaurant, ang haba ng pila. Nakalimutan ko lang ng pangalan, so i-comment ko lang kung anong pangalan nun. Tapos papunta namin dun sa part ng may palengke, pang may dadaan lang kaming hall. Yung side nun, merong kami na-discover. Ito yung lumpia na sikat, yung puheng lumpia. So, para siyang vegetable lumpia na ibang-iba yung texture compared sa mga regular na lumpiang gulay. Tapos, may parang starchy na medyo manamis-namis yung lasa niya and hindi nakakasawa. Tapos, actually for me, hindi mo naman kailangan gumamit ng sauce kasi matamis din. Parang magdodoble lang yung tamis nilang dalawa. So, without the sauce, okay na okay pa rin siya sa akin. And I think mga nasa 90 to 95 pesos yung presyo nito. And pwede magpa-discount kung senior or may PWD. Ang haba guys, ang pila na yan. Super. Next stop namin is yung quick snack na kung saan dinala niya ako dito sa isang Chinese bato or Hong Kong na pagkain. Tapos ang sarap ng lumpia, yung kikiam pala nila, tapos yung tofu, and kakaiba yung pancit niya, may kangkong. After nyan, nag-serve din sila ng hot water. Wala silang cold water. Kakaiba, di ba? So ito yung quick snack. After namin na mabusog, lumabas kami at nag-ikot-ikot. Sabi ko sa kanya, "Chong, mukhang kailangan kong magpunta dun sa ibang side, yung may mga dried fruit, yung mga kiamoy, may mga champoy." Sabi niya, "Sige, daan tayo mamaya." So, bago yan, nadaanan namin tong Shanghai Fried Shoupao. Honestly, kung fan ka talaga ng Shanghai, magugustuhan mo. Pero ako, fan ako, pero weird yung lasa niya. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Basta para siyang hubad na lumpiang Shanghai. Tapos, ayan, nag-try din kami ng lumpia tuloy. Donut, Chinese donut. Pwede mo palagyan ng asukal yan. 35 pesos lang yung binili ko. Tapos, syempre, hindi naman pa rin naman mawawala yung mga ganyan. Anyway, so ito na yung pinuntahan ko. Yung kiamoy at saka yung champo. Yung sakap talaga yan, guys. Panalo. Tapos, ito yung osya-osyahan. Kumuha din ako ng isa yan. And meron din silang mushroom chicharon. Pero, bumili na ako ng mushroom chicharon sa store namin. Ito naman yung Holland. So, yung Holland talaga yung pinunta ko. It reminds me of my mama na who passed away. Tapos, paborito niya talaga yung hopia na yan. And hindi siya matamis compared sa ibang kalaban. So, alam niyo na kung ano. Tapos pa rin ang Holland. So, guys, ito nga, before kayo umalis or ano, try nyo na din na mag-drop off sa ibang lugar. Kami kasi dumating ng alauna at kailangan namin umalis before mag 5 o'clock para hindi kami maabot ng traffic. Yun lang!